Kapatid, welcome to Pinoy Big Brother Update Season 2! Ayan, grabe talaga nakakaiyak ang napanood natin sa Primetime Bida dahil nasaksihan nga natin ang paglabas ni Gus ng bahay ni Kuya papuntang Slovenia. Pero ang dapat nating lahat abangan ay ang pagpasok ng bagong housemate, ang Slovenian housemate na si Tina Selomic. She's 22 years old, aba. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng ating mga housemates kapag nalaman na nila na siya ay nakipag-swap kay Bruce? Aba, exciting talaga yan. Pero exciting rin ang mga reactions ninyo. Kaya naman, go keep on sending your reactions. Just text BB React, space your name, tapos yung reactions ninyo. Send it to 2331 for Globe, Sun, and Touch mobile subscribers. 231 naman pa para sa Smart, Talk and Text, and Addict mobile subscribers. Dahil nga, si Bruce ay umalis ng bahay ni Kuya kanina. Siyempre, sentro ng pag-uusap si Bruce. I'm sure lahat kayo ay umiyak kanina sa prime time dahil nakakasad naman talaga mga nangyari. Pero ito, kung nabitin kayo, aba, ipapakita pa namin ang mga pagtutuloy ng pag-uusap nitong si Bruce at ni Wendy dahil nga halos hindi na yata natulog ang dalawa. Ito pa ang ating mga housemates, ipinagdasal ang kung ano pa ang mangyayari kay Bruce paglabas niya ng bahay ni Kuya. At meron pang isang housemate na nanganganib lumabas ng bahay. Sino kaya yan? I'm sure intrigang-intriga na kayo. Hindi lang yan, meron pa ako isa pang kwento sa inyo dahil ipapakita rin namin ang paglabas ni Bruce ng bahay ni Kuya. O, di ba? Very exciting. And to top it off, makakausap natin live na live dito sa Pinoy Big Brother Update ang ex-housemate na si Kian. Ano naman kaya ang mag-juice out at masi-squeeze out natin from him? Aba, exciting talaga yan. Kaya naman, umpisa na natin ang kwentuhan. Eto na nga, si Wendy todo ang hagulgul. Apektado itong si Wendy sa paglabas ni Bruce ng bahay ni Kuya. Kaya naman, halos hindi na sila natulog kagabi. Ito ang continuation ng kanilang pag-uusap. Let's all watch this. Diba sabi ko sa iyo, bago tayo natulog, sabi ko, mo aawayin kasi ano, para tayo na lang yung bat, ito si iwan mo, no? Nakakainis ka eh. Ikaw pala yung mahaba pa sa'yo siya, tas ano, parang, pag naiinis na ako, sinasabihan mo na ako. Kaya, nabipigil ko yung inis ko. Pili ko makakabalik ka. Ako kaya kasi ako nalulungkot kasi hindi ko alam kung kailangan babalik. Tapos, ano, parang lahat naman ng bagay dito na makikita ko na alala. Paano yun eh, lagi na ako maiinis na ano? Shhh! Sabi ko ay bibili naman. Oh. Pero siyempre, iba yung mga kasama natin. Iba yung pinagsamahan natin. Iba yung sabi nga sa akin ni Del kanina, ano eh. Pare, nandito naman kami. Pero kahit na siyempre, di ba sabi ko nga sa kanya, di niya na ako pinapasin nung nandito na si Maricris kasi sila na yung laging magkasama. Di ko na feel yung sobrang pinag-aalaga sa akin. Kasi ako, di ba yung palagi nag-iisip sa amin? Oo. Tsaka wala naman ako agad papa, ganun. Parang sa'yo ko lang yung nakita, kaya sobrang nalulungkot ako kasi di ba nahihirapan ako dito? Masaya ako dito, pero nahihirapan din ako. Pero nung parang nadyakat. Tama na iyak. Hindi bagay. Tama na. I'm sure, umiiyak na kayo mga katropa gising, kaya I'm telling you ngayon palang ihanda nyo na ang mga tissue paper din nyo dahil iyakan ang mga magaganap ngayon. Imagine, sinabi ni Wendy na si Bruce daw ang nagbibigay ng lakas na loob sa kanya. My gosh. Tapos naging wake up call pa ng mga housemates is, I'm leaving. Okay, hindi na ako kakanta dahil I'm sure alam niyo yung kantang yan. Sabi ni Nero, wasted daw ang kanilang umaga. Grabe, that's so sad. Tingnan nga natin kung wasted pa rin ang ating mga housemates. Silipin natin ang mga nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya.
Okay, see, nasa confession rocket. Oy, wasted sila. Who's this? Is it Robert and Sicy? Ay! Yung ano, yung festival na nasa yung mascara. Mascara. Mascara is ano eh. Use it. Kari na. Mascara. Oo, para. Para masquerade. Oo. Yung sabi nila daw, yung taga Bacolod, City of Smile. Kaya pala baliw ka. Joke. Lagi ka nakasmile. Si Bea kaya pala lang nakasmile, nakasmile ka pa rin. Wasted. Yes. Wow, yun siya tinitinig ang mga Sicy Robert Tanz. Oh, kaya naipin ko. Tingnan. Tapos namin sila? Namin sila. Oo nga na. Tanggal. Tanggal din isa. Yung nga din sabi ko, di ba ano kumain? Ito yung halo-halo. Yung sa taas. Banding. Yung sa taas. Ewan, baka meron. Ano, tinitingnan nila yung ngipin? Hindi. Hindi siya bakit? Anong natanggal? Ako nangihilo? Hindi. Dati pang umuuga yan. Yes, may umuuga lang ngiti nito si Sicy. Wow, concerned. Concerned na ba ito si Robert? Siyempre, pag natanggal to, hindi natututubo. Permanent na nga yan. Permanent na nga. Hello, Robert, ang tanda-tanda na ni Sicy. Permanent talaga yan. Hello. Kasi meron akong kilala, ang ganda yun, may milk. Meron akong kilala, ang ganda yun, may milk cheese pa rin. Aka! Okay. All right. Grabe. I'm sure kinikilig kayo mga Robert Sicy fans. At lalo pa tayong kiligin. Silipin pa natin. Makinig na tayo. Mag-eavesdrop lang tayo sa kanilang conversation. Itong si Gia nag-request ng butterflies. Ay, nag-request si Gia ng butterflies kasi gusto niya mag-sorry kay Dion. Feeling daw niya kasi nasaktan niya si Dion sa biruan nila habang kumakain. Ayan. Okay. Alright. Hindi ko. Ayun ang text check na kay Mearns. I love it. Sabi niya magbasa daw ako ng text check. Sabi ko, wala sa akin. Na kay Mearns pala. Okay. Ito, Direct Gem. Kau ba yung nasa commercial ng VCO pang hot oil? Wow.